Mga Karos, good morning, good morning. Yan o, today sa July 30, araw po ng Sabado. Yan o, ang bilis ng araw, payroll na naman. Mga Karos, punta muna tayo dun sa ating ongoing project na bagong row house. Isa-isahin uli natin. Tapos after nun, dito sa may birth to finish din sa phase 5. Gamit tong, syempre, itong e-bike natin. Tara! Kagabi medyo malakas ang ulan, pero gabi naman na yun. Huwag lang uulan itong ano, itong operation natin. Umaga hanggang pahapon. Blessing sa atin yan kapag hindi umulan. Yan, dito muna tayo sa bagong row house na ginagawa natin. Check muna natin yung attendance nila. Kahapon nga pala si Ogie wala. Yan, hindi natin nakita sa video natin kahapon. Eh, dito si Master Jojo at si Pansky. Good morning, Master Jo. Good morning. Ayan, Pansky, good morning. Sasalandra sila ng ano, buhangin. Yung in-order nga pala natin dyan, nasa 3-port. So, tatlong ano yan, tatlong 3 cubic meter ng buhangin. Pero, check natin kung magkakasya. Ayan, dito yung magkapatid. Bali, pinagtutulungan nila yung narito, yung pinaka-trusses nitong harapan. Ayan, si JJ, oh. J, good morning! Good morning! Ayan. Si Ogie. Ogie! Good morning! Hello, good morning! So, hanggang dito muna tayo sa labas. So, ito muna kasi kapag kainunan na nila to, maraming trabaho na ang papasok dyan. Kung papansin nyo, mas malapad yung firewall dito sa gilid. Kasi yung bahay dito pababa yan eh. Simula doon, medyo mataas, tapos pababa rito. So, ayan lang, nagbabaon na sila ng ano rito. Ng kabelya para doon sa rafter natin, sa framing. After nyan, dire-diretso na yan. Kompleto naman tayo sa materyales yan. Ang wala lang dito yung PVC panel. Mamaya mag-uusap uli kami ng may-ari kung nakapamili na sila para mabili na rin natin. Tapos ayan, may delivery naman tayo na nakaraan ng mga bakal. Ayan, dire-diretso na to. Ayan, tapos na yung mga palitada dyan sa gilid. Tapos dito yung ano pala, yung metro, okay na din. Isa yan sa mga nagawa kahapon. Okay na din yan. Uunahin lang yung taas, afternoon. Yung baba para makapag-tiles. Tapos sila Master Jojo at si Pansky. Pagpapatuloy lang yung tiles installation gamit yung 60x60 sa flooring. Yan, good morning naman dito sa ating ginagawang birth to finish na row house. Bali, day 30, ano na tayo rito? Day 38. Ito yung mga nagawa rito kahapon sa TV console. Medyo okay na po ito. Tapos na. Yan, white. Black. Sa kabila, black. White. Pwede black yan. Black. Oh, maganda, black yan. Tapos sa black. Tapos yung mga loob lang yung white. Mga... Ito black. Para may accent ng konti. Tapos ito kahapon nakapag-sample kami ng kulay ng black para dito sa drop ceiling. Ayan. Dito naman po maglalagay ng ano ng computer table. Napakasimple lang ng computer table dito. Tapos yung shelves dito. Kapag nagawa tong shelves dito, magagawa na po yung stairs dito na may counting drawer. Ayan. Ganito yung mangyayari dun sa ginagawa namin. Kaya meron din dun. Meron din ganyan na PVC panel. Tapos nakasanepa, ganyan. Halos pareha lang. Naiba lang yung pagsiset ng tiles. Medyo malaki kasi to dahil kami yung gumawa nito. Yung dun kasi medyo manipis lang. Wala namang kaso dun. I-start na uli sila rito.
Ito, bago tayo pumunta ng phase 5, dadaan muna ako rito sa opisina. Bali, sarado sila kahapon. Ayan, magpapasa ako ng mga requirements para makakuha tayo ng construction van. Bali, number lang kukunin natin. Panigurado, may pila rito mamaya. Alright, dito naman tayo sa Angeli Single Firewall Phase 5. Ayan, dating gawin yung lupa na nandun, pinapull out na nila papunta rito. Umulan na naman kagabi, kaya ito, parang swimming pool na naman. Joshua, pang merienda niya. Sige. Nagtinigaw po pala yung bill sa tubig po. Meron? Nasaan? Nandyan lang? Sinabi lang? Nabayaran daw po. Pag di daw po nabayaran niya yung bond. Mapuputol? Ako, nasaan kaya yun? Wala bang statement of bill dito? Walang ano, papel? Para check nga ako. Ayun. Para kuha nga. Ayan, sige. Noted to. Ayan, hindi kasi makasikaso karoos ng ano to. Nung mayari kasi alam naman natin, nasa ibang, ano, nasa ibang bansa sila. Malaking tulong na to. Ipo-forward ko to sa kanya. Pero yung sa kuryente, ang pagkakaalam ko, hindi pa to babayaran kasi magkano lang naman to. Siguro mga 5 pesos or 3 pesos lang yung bill nito kada buwan dahil hindi nagagamit. Ayan, ito na yung susunod na huhukayin dito. Itong part na to. Ayan, papunta ron. Joshua, dito ah. Dito mag-uumpisa. Dito, 40 papunta rito. Tapos yun. Pag-ganan. Sakto na rin to. Ang galim na rin. Instant tubig. Mga namumblema sa tubig sa construction site. Yan, may tubig dito. Ipo-forward ko na lang muna to sa may-ari. Dahil hinihintay din nila to. Yung tubig kasi dito kailangan updated sa pagbabayad. Yung kuryente naman kahit mahuli naman yan, hindi ka basta-basta mapuputulan yan. Dito sila updated sa prime water bill. Ayan, after natin manggaling sa phase 5, umuwi muna ako rito sa bahay. Kasi itong alas 9 ng umaga, hindi pa nagpapapasok tong opisina. Ayan, subukan natin ngayon, mag-alas 10 na. Balik ulit tayo rito. Morning, Chief. Pwede na? Hindi pa? Ayan, open na. Pwede na magpapasok. Yun nga lang, wala naman pa yung ano, yung sadya natin. Yung sa CCD officer. Baga, nagpapapasok na sila. Pero wala pa dyan yung ano, yung sadya talaga natin na tao, yung kakausapin natin. So sa ngayon, pupunta muna ako rito sa May Camellia. Isa sa mga susunod namin na gagawin kapag natapos tong mga naka-line up ngayong ongoing project natin. Yeah, may susukatin lang tayo. Tara. Balita ako rito sa Camellia, yung mga extension dito hanggang sa may corner, sa likod, sa harap, pwedeng isagad hanggang second floor. Yan, syempre kailangan kompleto lang sa requirements. Basta building permit yung kinuha. Pero sa Lumina, kahit naka-building permit ka, hindi mo pa rin na pwedeng isagad. Abang lang. Pero dito pwede. Basta may budget. Bali yung pupuntahan natin dito, yung susukatan natin ng likuran. Yung ano po, yung pinuntahan natin dati. Bali, shoutout ulit kay Mrs. Cruz. Yan, tsaka sa asawa niya and sa family. Lapit na tayo. Ito, Karosa, nandito na tayo. Bali, yung una kong pinuntahan, itong likuran nila, itong extension. Dito, kapag nag-excavation kami, yung proposed plan para sa foundation ay yung pang second floor. Ayan, nakita nyo. Yung sa likod nitong kapitbahay nila, yung sa gilid nila,
Yan, naka second floor na agad, diba? Yung likod, yung extension. Pwede po dito yan. Ngayon, ang pinag-aalala ko lang, ito, nag-layout na rito. Sana dito, wag munang mag-layout. Mukha namang ano nila to eh. Mukha namang stock file nila to ng mga pamorma. Sana hindi muna mag-layout dito para kapag nag-hukay kami, yung mga pinag-hukayan na pwede namin ilagay doon para madali pong mahakot ng mga taghahakot ng panambak. Yan, 4 meter lang naman din to. Ito lang yung susukatan natin. Ito yung samuhon dito. Sukatan lang natin yan tsaka rito. Tapos lilipat tayo dun sa harapan. Bali karaos, okay na po tayo rito. Bali yung pinakalapad pala nito, bali nasa 2.9 meters or 290. Tapos yung pinaka height nito, 2.6. Tapos may pasobra pa yan, may topping, bali 263 centimeter. Tapos itong ginawang extension sa kanyang toilet and bathroom, nasa 130 to. So yung magiging extension natin, i-minus na lang natin yung 290 minus sa 130 centimeter. Yun yung gagawing extension dito by 4 meters. And syempre kukunin natin yung kalahati ng firewall na yan. So madali lang yan karos, kasi dalawang bahay na yan. I-divide lang natin, may metro natin yan sa dulo tsaka dito sa dulo. Di-divide natin sa dalawa, makukuha na kagad natin yung iskwala nyan. Yan. Doon naman po tayo sa front extension. Bale, ito karosa, nandito naman po tayo sa harapan ng kanilang bahay. Bale, ano po to? Bale, may second floor to. Townhouse. Bale, nakalimutan ko yung pangalan ng ano nito, nung model unit dito sa may Camellia. Bali yung roofing height niya mula sa finish floor line nasa 280 cm. Parang ganito sa kapitbahay, ganyan. So yung medyo agwa na nakikita natin dito sa main door, matatabunan na po yan. Pero as is nandyan pa yan, di naman gagalawin. Tapos yung fence height niya rito, minimum required is 150 cm. Kagaya sa Lumina, medyo mas mataas nga lang to, nasa 180 sa kapitbahay niya. Pero conforme kung gusto nila na medyo mataas, wala namang kaso. Depende sa magpapagawa. Tapos sa nasa 400 din to. Ayan, 400. Yun nga lang ito, nakasagabal tong poste natin ng Meralco rito. Kung wala sana to, maganda sana yung harapan ng bahay. Ayan, nagkataon, meron talagang tatamaan talaga ng ng ganito yung harapan ng bahay. Ayan, bali, kinuha lang natin yung mga sukat na gagawin natin dito. Para kapag kaginawa natin yung simple sketch plan, ay papasa po nung may-ari dun dito sa opisina nitong Camellia. Meron na po silang meron na silang perspective. Alright, tara. Uwi muna tayo. Let's go. Okay, dito na po ulit tayo. So maya-maya, double check ko kung nandun na yung mga taga CCD officer sa may opisina ng Lumina. So as of now, habang naghihintay tayo, yan, magbigay muna tayo update dito. So yung ginamit namin na materialis dito, bali 2x3 sa rafter tsaka dun sa pang pinaka pang framing. So kailangan iskwalado lang po yan. Ibig sabihin kung ang sukat dun ay 180 rito, sa pagitan ng dalawang 2x3, dapat dito rin sa dulo. Sa pagitan din po nila 180 cm. Tapos dito naman kailangan levelado yung natin, yung parang pinaka frame yan dyan, yung pinaka rafter nya. At saka yung pinaka paa nya rito, yung pundasyon nya rito. Ayan, kailangan levelado. Yan lang naman yung mahirap dyan. Kapag nabuo na yan, dire-diretso na po yan. Yan o. Tapos dire-diretso rin yung pag-install ng tiles dito sa flooring. Ayan. Bale, ito pa Karos, kakatapos na natin mananghalian. Bale, hindi tayo nakadaan kanina sa office, di na tayo nakabalik kasi kanina hindi pa rin po dumarating doon yung dapat natin na makausap para po dito sa permit para sa construction ban dito sa ginagawa natin na Angeli single firewall dito sa phase 5. Ayan, sa ngayon mga Karos, check mo muna rito kung may kailangan sila sa ongoing na ginagawa natin dito sa may phase 2 na dalawang row house, yung birth to finish.
Tapos doon naman po sa ginagawa nila Master Jojo. Ayan, si Pansky nagpaalam na nag-half day lang siya, bali hindi na siya makakabalik ngayong papuntang hapon. Gawa ng nagkaroon ng ubusipon, nahirapan magtrabaho. Ayan, dito po muna tayo pupunta. Eto Karosa, dito na po tayo. Na-applyan na po ni Jamil ng locker primer po to. So, unti-unti pong binubuo yung mga wood carpentry pa rito. Bale, ito napakasimpleng computer table lang to. Hindi naman po natin na mapagkakasya dito yung kagustuhan nung may-ari talaga. Kasi talaga kita nyo, maliit na lang. So, gagawa na lang kami ng shelves dito. Tapos computer table. Yan na yung stairs para taas. Tapos dito, naglagay kami ng alawas na sa 40 cm. Yan na, 40 cm gawa ng... pag dinikit mo yan, sisikip na lalo. Kaya medyo may alawas po yan. Ayan, sa kompleto naman po yung gamit dito. Okay pa naman. Tapos yung sa kahoy nga pala, double check natin. Kaya meron pang dalawa rito. Tingnan natin kung aabot lahat to. Tapos dito naman po tayo. Ayan na po yung balangkas ng harapan ng bahay. Ayan o. Gamit itong mga ating mga tubular, 2x2 tsaka 2x3. Ang ginamit namin dito lahat 1.5 GI galvanized. 1.5 yung thickness galvanized. Ayan. Yan, kahapon pa ko kasi masama pakiramdam nung ni Pansky. Ubusipon, tas parang nagtatae pa. Ano kaya yun? Sana hindi naman hindi naman malala. Ayan yung installation dito. Tiles installation. Yan, kapag ka ganito, makakadaan pa kasi. Ayan o. Makakadaan dyan pa kapag hinuhuli to. Tapos dito namin binato yung siroko para nandito lang. Tapos doon buo. Yan buo. Update nga pala sa materials natin sa semento, alis ito na lang. Papa-order tayo. Wala na rin buhangin, Jo. Wala na rin buhangin. Tapos na yung buhangin natin. Magpa-order ba ako ngayon? Alanganin eh, no? Sa ano na? Sa bukas na lang, para sa Lunes, ano? Pagkariyan pa ito eh. Okay. Wala na nga, wala na tayo. Buhang eh. Yun doon, no? Yun niya, karoon sa 3 cubic meter na kasi. 3 cubic meter. Jay pa dan, ha? Yup, thank you. Sa amin naman dito, mas maigi naman na kulang yung order kaysa sa sobra-sobra. Pangit naman yung masyadong madami tapos marami matitira. Wala na tayong pagagamitan. Ay siya nga ito. Wala na nga. Ito, pinagbista yan to. Halos wala na nga din. Lupa na yan eh. Yung pinagpatungan yan. Tapos ito, panambak namin to. Papahakot natin yan. So, yun lang naman yung update kasi medyo babagal ng konti dahil si Pansky wala. Nandiyan naman si Ogie. Si Ogie, naalalayan niya yung carpent, yung ano rito, welding works ni JJ, siya yung taga-tabas. Tapos si Jojo taga-install. Yan na. After ko lang manggaling dun sa bagong row house, dito muna tayo sa hardware. Ito, naubos yung cutting disc nila na ginagamit dun. Tatandaan nyo, bumili yata tayo ng mga nasa 10 piraso. Yan, naubos na. Gagawa pa tayo ng grills at saka ng gate. Yan, bali, additional 5 piraso. Pati yung isang electrical tape. Hindi pa tapos yung electrical natin dun. Ubus na rin. Ito karo sa bali 215. Yung pinamili natin dito, 5 cutting disc saka electrical tape. Ito karo sa, iahatid ko lang tong binili natin dito sa hardware, dun sa site.
Tapos babalik ulit kagad tayo rito. Yan, balik tayo sa opisina. Tara. Yan, dito na tayo. Ito na yung cutting disc. Saka electrical tape. Sa opisina, lakas ng ulan, grabe. Ano? Bali, okay na ako rito. Good news, okay na yung ating construction van para sa phase 5. Alam mo siya. Eto. Ayos na. Yan, ganyan na lang para hindi mabasak. Okay na tayo rito sa opisina, mga ka-rawhouse. Medyo tumila na yung ulan. Yan, binalot na lang natin sa damit yung ano, yung dokumento. Medyo maambon pa. Kamusta kaya yung project natin sa phase 5? Ayan, bali ka-rawhouse, nandito tayo sa ating bagong rawhouse na project. Bali, sobrang lakas ng ulan kanina. Ayan, magbigay na tayo ng update para makapunta na tayo rin dun sa phase 5. Eto ka rawhouse. Bali dito nagkakabit na sila ng pasya. Ayan, pasya hard disk sa NEPA. Ayan, okay na rin yung balangkas nito. Bali yan, nakaset na rin po. After nito yung gutter na. Pero medyo wala na kaming oras. Susunod dyan na na bubong. Tabayan na lang natin yan sa susunod na mga araw pa na darating. Update dito, yun nga si Pansky, nagkaroon pala siya ng trangkaso. Sa nagpapa-shoutout kay Pansky, baka sa susunod na lang. Ayan. Kulang sa inom. Kulang sa inom, Master Joe. Kulang sa inom. Kung kailan hindi na umiinom, no? Saka nagkasakit. Ano ba naman yan? Hindi na mata ng bitin yun eh. Umiinom na ng bitin, no? Ito ka Rose, yung tiles installation ko rito. Napakalinis. Diyan lang muna, tapos sa bukas wala na nga tayong semento. Wala na rin tayong buhangin, semento natin nag-iisang bag. Yun. Ito yung tiles. Balik ka Ross, yung regarding nga pala rito, makakancel yung sa quartz or sa granite. Medyo hindi pa kinaya ng kliyente natin yung presyo. Medyo may kamahalan talaga yun. Kung magpapagawa talaga kayo nun, talagang yun talaga ang presyo niya. Siguro nabigla yung kliyente natin nung tinurn over na natin sa kanila yung supplier at saka yung gumagawa. Napaka ng presyo. Para dito lang, kahit ganyan lang yan, medyo mataas-taas na presyo niyan. Yan ka Rose, ito lang po muna yung naganap, no? Ngayong araw po ng Sabado dito sa ating ginagawang ongoing na bagong project na row house. Sahod na sahod, wala si Pansky, no? Yan, update, wala pong tulo, walang tagas yung ating gawa. Sobrang lakas ng ulan kanina. Ayan, oh. Makikita natin. Maganda rin talaga ka row house na yung sa project natin. Habang nandun pa lang tayo, nakikita na natin kung may problema. Para habang nandito pa lang, magagawa na natin ang paraan. Bali yung taas niya, hindi pa naka-waterproof yan. Wala pang pahid ng ano yan. Pero papahiram pa rin natin. Yan, wala siyang katulo-tulo. Tiles natin. Maganda to sa personal, wag nakita niya yung tiles. Maganda. Eto bali mga karaw, sa papunta naman tayo rito sa phase 5. Grabe yung ulan, kaya alam ko na kung ano yung aabutan ko dito. May paparating daw na bagyo. Yan, chinek namin sa ating sa balita. Sana yung bagyo saglit lang at hindi na magtagal. Apektadong apektado kami rito kapag bumagyo.
Alright, dito na po tayo. Dito na tayo. Up, yeah. Kamusta kayo dyan? Lakas ng ulan ah. Kayang tubig. Ayan o. Ayan o. Punong-puno. Yan yung ginagano nila. Hinukay nila yun dyan ah. Ito Karaos yung sitwasyon dito. Yan, nililipat na lang muna nila uli yung pinagkukayan. Basta may harapan. Maputik. Malambot pero maputik. Yun lang ang problema rito kapag pupukay. Kapag ka ganito, lakas ng ulan ganina. Tsaka pala, titingnan ko na rin yung ano nito. Yung second floor. Kung maayos ba? Ilang araw ng malakas ang ulan, hindi ko pa na-check. Dito sa gilid. May ano, malakas yung moisture dito, yung itang-dita. Yun, no? Bakit basa ito? Basa, no? Ah, ito, tumatapos dito sa yung moisture. Matapos dito sa steel window. Mga steel window kasi rito, walang sealant yan. Parang ginagamit lang ata nila dyan yung skim coat. Ayan o, sample ito. Ayan o, kaya pala. Tapos check naman natin yung sa taas. Ayan, wala naman tagas. Yun ang kagandahan. Walang tagas dito. Ayos. Excavation na. Sa gilid. Bali, shoutout muna kay Sir Richard Hernandez. Yan ay papashoutout kay Bronski. Ako na lang po yung magsashoutout sa inyo kasi talagang may trangkaso siya. Sana gumaling ka kagad, Bronski, at makapasok ka ngayong araw ng Lunes. Ito pa parating na Lunes. Shoutout po at ingat palagi, Sir Richard Hernandez. Yan. Ganda rito sa likod do. Tingnan nyo. Daming baka. Yan, baka yun, no? Tsaka yun, no? Kala mo, nasa Africa ka, huh? Ano mo, huh? Tapos sa Karaos, sa last update ngayong araw po ng Sabado, dito naman po. Marami na pong naganap dito. Ayan ah. Kitang-kita na po yung ano, yung pagkaputi ng mga kahoy. Ang tawag po diyan ano, lacquer primer po yung pinagpa-primer natin diyan. Ang ganda na rin dito. Eh nagaling sila tatay ng bahagyari. Bukas kasi nandito yung may-ari. I-deliver yung para sa mga accessories dito. Yan. See ya. Yan. Simpleng ano lang, computer table pero titibayan pa ng konti yan, may store pa ng konti dyan. Tapos dito, shelves. Marami sanang pwedeng gawin dito, kaso nga lang, maliit lang talaga yung space. Pang ano lang to, pang isang tao lang. Alos paubos na rin yung edging. Nasa ano to? Nasa 40 pieces to lahat. May mga pintuan pa iba dyan. Iba, hindi pa nalalagyan. Tsaka rito. Ayos. Ito Karosa, dito na tayo sa bahay. Yan, payroll muna tayo. Wala pa si Jasper tsaka si Joshua. Nandun pa sa phase 5. Ayan Karosa, uwian na po. Ayan, maraming salamat po muli sa pagsama ngayong araw ng Sabado. Yeah.
Jay, Tatay Ramil. Dulis ha. Ingat.